FYI is back, Congressman, kapatid, partner. Oh. Hmm. Sabi ko, kailangan yung mga sekretaryo o kalihim ng mga departamento matitino. Dahil hindi lamang matitino, Parang Willie. Matitino, may pagpapahalaga sa pangangailangan ng taong bayan at saka proactive, hindi yung nakakuyakoy. Oo, kasi alam mo kung ba't ko naitanong, hindi lingid sa iyong kaalaman, meron din akong paaralan. Oh. Ngayon, ang worry ko, yung mga scholarship and at the same time yung pag-upgrade natin dun sa ating mga guro, katulad yung nabanggit mo, even na seminar, kulang yung budget nila. Ngayon baka yung mga pag-aayos ng mga curriculum, kailangan nila ng tulong nito. Baka mamaya kung saan naman mapunta to, tapos ang hirap ko usapin nung secretary, undersecretary, ang daming undersecretary, may director. Saan ka dadalhin? Joseph. Alam mo, binanggit na namin yan kay Secretary Listro. Mm-hmm. At ngayon, sinasabi namin dito sa mga chat, kailangan ang reaksyon on time, maliwanag. At kung hindi, araw-arawin namin sila. Yeah. Araw-arawin namin sila. Kasi totoo yan. Kaya dito sa sinasabi natin na paglaline item budgeting, nadadagdagan ang pondo para sa eskwela. Teacher training, curriculum development, instructional materials, yung ganung klase na dadagdagan yan. Titingnan natin, alam mo naman na paring Willie, ang mga budget kulang na kulang palagi. Yeah. Maski naman sa bahay, kung minsan kinakapos ka eh. Hindi na magkasya eh. No? Hindi ka talaga, sa hirap ng buhay sa ngayon. Tapos, yung sekretary mo, merong kabit 1, kabit 2, kapit bahay 1, kabit 3. Yan ang mga problema. Yan ang mabigat. Imbis na mapapunta kay Juana, naibigay kay Stella, di ba? Nangyayari yun. At yun nga sinasabi natin. Mm. Ang ayaw natin mangyari, mapunta sa ulo ng mga ito. Baka akala nila, ang top of the world. Hindi po pwede yung ganon. Kasi ang pinagsisilbihan natin, hindi naman yung congressman o senador, ang pinagsisilbihan natin taong bayan. Yes. At ang pangangailangan ng taong bayan, hindi pwede maghintay yan. Ngayon, isang tanong na gusto kong diretso mong sasagutin sa ating mga mamamayan at sa ating mga dapat na nakakaintindi nito. Hindi ginampanan, halimbawa ng isang departamento at binigyan ninyo ng pondo, sapat na budget. Anytime ba pwedeng magpa-conduct ng public hearing o anumang klaseng hearing dito sa Kongreso to castigate this sa Kailangan yun. Government officials. Kailangan gawin yun. Mayroon tayong committee and oversight. At saka alam mo ba sa Kongreso, i-revive din natin yung tinatawag natin na question hour. Na pwede silang tawagin at any given time. Halimbawa, nagkaroon ng problema sa ngayon. Huwag na maghintay. Tawagin na kagad ngayon. At saka kung hindi siya pumunta at hindi siya nakasagot ng responsive, ah, kasi may mga iba sumasagot, pero alam mo na yung sagot eh. Pero alam mo, nakikita ko sa iyo, partner, maganda yung pinuntahan mong pwesto ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ko nga kanina do sa ating first episode, nasa radyo ka, sanay ka sa telebisyon, sanay ka magsulat. Pwedeng ikaw ang isa sa maging speaker ng mga bawat isang congressman kung alam nila na sinasalanta yung budget na ibinigay nila doon sa mga departamentong ito na hindi tumutugon doon sa pangangailangan. Ito yung sinasabi mong hindi lang dito kayo sa Kongreso namin iimbestigahan sa mata ng publiko. Dapat talaga ginagawa yun. At yan, nagagawin natin. Gagampanan natin yun parang Willie sa abot ng ating makakaya. At kagaya mo, mabuti nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon na magkaroon ng ganitong palitan ng kuro-kuro. Kasi importante ito. Maintindihan ng taong bayan. Alam mo, partner, nalulungkot nga ako eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Matatapos na tayo. Hindi pa natin na pag-uusapan. Ang napag-usapan natin, yung pagkain. Diga. At yung edukasyon. Ang dami pa na dapat pag-usapan. Sa susunod, mayroon pa naman tayo mga pagkakataon. Ayan ang maganda, partner. Yan ang maganda, mga kaibigan. Si Congressman Jonathan na po ang mismo nagsabi na sa mga darating na panahon, dapat din tayo makapag-usap pa. Kasi edukasyon, pagkain, health. Yan, napaka-importante niya. Dumadami ang nagiging problema natin. At tinatanong natin ngayon, yung mga sinasabi natin na pinupuntahan natin, universal healthcare coverage, matatama ba ito? Tatama ba ito? O tatamaan tayo? Ayan.
Yung public works public and highway. Oh. Kasi alam mo, meron ako isang dokumento, ha? Ang daming binadyatan. Million-million, daan million. Gagamitin lamang dito sa darating na APEC. Eh, oh, meron. Baka naman ma-APEC yung... eh, ispalto lang yung ilalagay, partner. Eh. Oh, kas nakalagay payslip. Sa budget. Eh. Oh, payslip lang to, oh. Partner. Ay, what? Ha? What? Eh, 198 million, isang dadaanan lang. Ang ibig mo sabihin, sa halip na binigyan mo ng tunay na pundasyon ko, kolorete yung binigay mo? Yes. Eh, gagamitin yan. Malapit na yan eh. 2015? Oo. Oh, partner. Ano-ano ang mga committee na pinamumunuan mo at sinapian mo para talagang yung servisyong ibibigay mo sa ating mga mamamayan, hindi lamang sa mga guro, ay magampanan mo? All committees ako. Wow! Alam mo kung bakit? Eh kasi kami, miyembro kami ng Independent Minority Bloc. Yes. Kasi hindi ako nakaboto para kay Speaker Belmonte. Mm-hmm. Ako naman ay naiintindihan naman ni Speaker yun. Mm-hmm. Ako ay kasama ni Congressman Martin Romualde. Mm-hmm. Pero it does not mean na kung hindi ka na nakagrupo ni Speaker, ikaaway mo siya. Hindi. Ay, hindi. Ito'y... Ano lang to? Sa organisasyon lang to ng Kongreso. Kaibigan ko si Speaker. At ang priority mo dito, kung ano yung priority ng Speaker, priority mo rin dahil... Kasama. Kaprograma yun eh. O, tsaka pang mamamayan to. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung priority ng Speaker. Ang priority ng bayan na gustong ipatupad ni Pangulong Aquino. Mm-hmm. Inclusive growth. Oh, yun ang pinag-uusapan natin. Kung anong makakatulong para sa inclusive growth na yan. Yan ang ating bibigyan ng pansin. Sa ating mga guro, kilalang-kilala nyo na. Kung nakaroon ng isang representante ang Abakada, marahil sa darating pang mga eleksyon ay dapat eh hindi lamang isa, maging dalawa o maging tatlo ang Abakada dahil nakita naman ninyo sa tikas pa lamang Congressman Jonathan Dela Cruz. With that, thank you so much. Maraming salamat. At, ito, umpisa lang to, Barang Willie, ha? Yeah. Ito sinasabi mo sa akin, ha? Yeah. Mayroon kang utang sa akin. Kailangan palagi tayo nagkikita. Yes. At kaya lang naman tayo mapuputol, ano, yung magse-session na. Yeah. Inagaw ko lamang po ang oras ni Congressman Jonathan Dela Cruz ng Abakada. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat mga kababayan. Sa ating mga manonood, pansamantala lamang naman yan. At sana pag-usapan namin ni Congressman na Jonathan Dela Cruz ng Abakada Partylist ay inyo pong nakapulutan. At sa ating mga abusado, tigil na yan. Mamamayan muna. Hindi ba, partner? Dapat. Thank you so much. Magandang gabi. Patnubayan po tayo ng Pong May Kapal.